Ako po ay bumabati sa lahat ng mga follower, mga taga-subaybay ng pag-aralan natin. Sa pagkakataon ito, mga kapatid, mga kaibigan namin, isang espesyal na episode ang nais ko pong talakayin sa atin. Ito po ay may kinalaman sa isang video na inilabas ng pananampalatayang Iglesia ni Cristo na pinamagatan po nilang pagbubunyag. Kaya naman, ang ating title sa episode nito ay pagtutuwid sa maling pagbubunyag. Dahil sa yun po kanilang video na ipinalabas ay tahasan pong pinapatungkol po nila sa pananampalatayang Seventh-day Adventist na di umano ay ito'y pagbubunyag sa maling pagkaunawa ng Seventh-day Adventist tungkol sa pangingilin sa araw ng Sabat. Nais ko pong ipahiwatig, ipaunawa sa ating mga taga-subaybay, mga ginigil namin mga kapatid at mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo, na yung pong inyong video ay akin pong gagamitin para makita ng mga manunood kung saan ang may punto. Hindi po natin gagamitin ito para ipangtuligsa, kundi para may mapaghambingan yung mga manunood. Kaya meron po tayong 20 video clip na may iksi na ipiplay pagkatapos ay sasagutin natin para meron kayong mapapagkumparahan, mga ginigil ng mga taga-subaybay. Kaya huwag pong mamasamain ng ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo dahil inyong sadyang ginawa ito at pinatungkol po sa atin. At wala rin naman po sigurong masama kung kami ay mag-react at kami po ay sumagot sa aming nakikita at napapansin na tila baga ay maling mga paratang at interpretasyon. Narito po atin pong simulan ang unang video na atin pong sasagutin at ganito po ang ating maririnig. Sa episode po na ito, mga kaibigan, ay ibubunyag namin sa inyo ang kamalian ng ginagawa ng mga nangingilin ng Sabat, partikular ng mga nagpapakilalang Seventh-day Adventist. Iginigiit ng mga Sabadista na hanggang sa panahong Kristiyano di umano ay utos ng Diyos na ipangilin ang araw na ito. Ang kanilang batayan, binabanggit raw sa bagong tipan ang Sabat. Ang kanilang argumento ay ito. Bakit anila babanggitin ang Sabat sa bagong tipan kung totoong pinawi na ang utos na ipangilin ito sa panahong Kristiyano? Wasto kaya ang argumentong ito? Narinig po natin, mga kapatid at mga kaibigan, ang naturang speaker na si Ka Byron. Ano po? Isang batang manggagawa ng Iglesia ni Cristo. Napakaganda po ng kanyang introduction. Ano ho? Ang wika pa niya ay ibubunyag daw nila ang kamaliang ginagawa ng mga nangingilin ng Sabat, particular, sabi niya, sa mga nagpapakilalang Seventh-day Adventist. Hindi naman sana tayo kikibo kung tama ang kanyang mga sinabi. Subalit sa aking pag-uobserba, pagsusuri, tila wala hong tumama . Kaya sa episode naman ito ay papamagatan naman natin itong ituwid ang maling pagbubunya. Alam niyo kung bakit? Sabi niya kasi iginigiit ng mga Sabadista na hanggang sa panahong Kristiyano di umano'y utos ng Diyos na ipangilin ang araw na ito. Iginigiit ng mga Sabadista na hanggang sa panahong Kristiyano di umano ay utos ng Diyos na ipangilin ang araw na ito. Ayan. Sa anong kadahilanan? Ito po, isinulat ko ang kanilang reason. Pakita ko nga, mas maganda makita nyo sa slide. Sabi, ang kanilang batayan, binabanggit daw sa bagong tipan ang Sabat. Ang kanilang argumento ay ito. Bakit anila babanggitin ang Sabat sa bagong tipan kung totoong pinawi na ang utos na ipangilin ito sa panahong Kristiyano? Wasto kaya ang argumentong ito? Yan ang ating magiting na napakinggan at tinuran ng ating kaibayo sa pananampalataya, mga kapatid at mga kaibigan. Ang ating masasabi po ay hindi wasto ang inyong paratang sa pananampalatayang ito dahil po hindi ho
iyon ang dahilan ng mga Seventh-day Adventists na kaya namin ipinapangilin ang araw ng Sabat dahil sa binabanggit ang salitang ito. Yan no, kasi ang kanyang sinabi. Dahil sabi dyan, kaya ipinapangilin dahil ito ay bakit babanggitin ang Sabat sa Bagong Tipan kung totoong pinawi na ang utos na ipangilin ito. Mga kapatid at mga kaibigan, hindi po yun ang pangunahing dahilan kung bakit nangingilin ng Sabat ang mga Seventh-day Adventists. Mana pa ang pangunahing dahilan kung bakit natin ito ipinapangilin dahil sa panahong Kristiyano ay mayroon ng mga nangingilin patuloy nito. Alam naman natin, alam din ng mga kaibayan natin sa pananampalatayang Iglesia ni Kristo, di ba pa, na ang kautusang Sabat bago dumating ang Kristiyanismo ay umiiral na ito. Manapa ay hindi dahil sa paratang niya ang ating dahilan ng pangingilin, kundi ito po, magbabanggit lang ho tayo ng ilang talata dahil sa ang iba pang mga talata, marami po ito, babasahin natin sa iba pang mga tuligsa na kanyang ginawa sa atin. Ito po ang talata lang natin muna ang babasahin para patunayan natin na sa panahong Kristiyano ay patuloy na ipinangingilin, ino-observe ang kautusang Sabat. Ito po ay mababasa po natin sa Kapitulo 13 ng Gawa, ang talata po nito ay 42, sabi po ay ganito, at pag-alis nila ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Sa makatawid, malinaw sa talatang ito, mga kapatid at mga kaibigan, na sa panahong Kristiyano, chapter 13 ng Gawa, alam natin na sa Kapitulo 11, pinasimula na silang tawaging mga Kristiyano. Kung hindi na nga talaga umiiral ang pangingilin ng araw ng Sabat, bakit itong mga Kristiyano, mga mananampalataya, tagasunod ng mga alagad, ay nagtitipon sila sa sinagoga sa araw ng Sabat? At ang wika pa dito, nakiusap at namanhik sila sa mga alagad na makikinig uli sila sa darating na Sabado. Ibig sabihin, bakit maghihintay pa ng susunod na Sabado kung meron na palang pagtitipong ginagawa sa ibang araw? At ang tanong, nangyari ho ba ito nang sumunod na Sabado talaga sila muling nagkatipon? Pakinggan po ninyo ang sabi sa talatang 44. Ganito po ang nakasulat. At nang sumunod na Sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Eh di nung sumunod na Sabado, nagkatipon halos ang buong bayan. At alam po ba ninyo, kung babasahin po ninyo yung chapter 43 sa English at sa ibang salin, lalo na po sa contemporary, sa The Living Bible, ay nakasulat po doon yung mga Jews and godly Gentiles ay nagkatipon po sila. Ibig sabihin, yung mga Hudyo at mga Hintil na pinag-isa sa pananampalatayang Kristiyanismo ay ito ay patuloy na nag-o-observe ng araw ng Sabat. So, hindi ho dahil sa binabanggit. Yan po ay mali kasi alam naman natin mayroong mga binabanggit sa Bagong Tipan na hindi mo naman kailangang sundin. Katulad halimbawa na mga handog na susunugin. Binanggit ho yan sa aklat ng Hebreo, sa Kolosas, mga bagong buwan, mga Sabat, mga palatuntunan. Hindi na ho yan sinusunod ng Seventh-day Adventists, pero binanggit sa Bagong Tipan. Kaya maling-mali ho ang ika nga ay paratang ng kaibigan po natin na si Kabayron. Ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, marami pa po tayong talata, no? Pero mamaya kasi sa mga susunod natin paraan ng pagsasagot ay atin itong gagamitin. Meron po tayong hamon sa kanila. Ang bigat ng pagpapatunay ay dapat nasa mga nagsasabing hindi na ito utos at meron bang salitang lumalabas sa bibig ng Panginoong Hesukristo na wag nang ipangilin ito? O yan ho ang tanong natin na may kasamang hamon. Dahil sa kung meron mang dapat magpatunay, kapatid, kaibigan, na hindi na ito dapat ipangilin, kayo ang mag-provide ng talata na sinasabing kasalanan ang ito ay patuloy na ipangilin. Particular, kapatid, kaibigan, huwag tayong malilito. Pag sinabing Sabat, ay hindi lang isang uri ng Sabat ang binabanggit sa banal na kasulatan. Ang Sabat na pinapangilin ng Seventh-day Adventists para hindi kayo magkabuhol-buhol, para hindi ho kayo magkamali, ay ito po ay ang ikapitong araw. Mamaya kasi malalaman po natin na maraming ibang Sabat sa Bible na napagkamalan na ipinapangilin din ng mga Seventh-day Adventists. Kaya kailangan po natin itong
aralin mabuti. Ituloy ho natin yung pakikinig sa naturang video. Ito po ang sumunod niyang sinabi.